Ang mga party, gaya na lamang ngayong Halloween, ay ginagawa upang makapagtipon-tipon ang mga tao at makapagsaya. Ang mga tradisyon at party na ganito ay matagal lang nakadikit sa ating kultura, kung kaya't marami ang nag-aabang dito. Pero anong gagawin mo kung sa halip na saya at tawanan ang naririnig mo sa iyong paligid ay mapalitan ito ng sigaw at iyakan sa hindi mo malamang kadahilanan? Anong gagawin mo kung ang mga tao sa iyong paligid ay isa-isa nagbabagsakan at nawawala ng malay, dala ng siksikan na pati mismo ikaw ay hindi makaalis sa iyong kinatatayuan? Ganito ang nangyari sa South Korea, kung saan lagpas 100 ang nasawi dahil sa Halloween Stampede. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang Itaewon ay maituturing na isang sikat na commercial district mula sa Seoul, South Korea. Isa din ito sa mga pinakapaboritong puntahan ng mga turista dahil sa mga dikit-dikit nitong restaurant at drinking pubs. Pero mula nang dumapo ang pandemyang dala ng COVID-19 sa ating mundo, ay halos ilang taong di naging matamlay ang Itaewon dahil sa mga sunod-sunod na restrictions na ipinapatupad ng gobyerno ng South Korea upang makontrol ang galaw ng mga tao dito. At ngayong tuluyan na nga bumalik sa normal ang ating lipunan dahil wala na rin ang banta ng COVID-19 pagkatapos ng halos 3 taon nitong pamiminsala sa ating buhay. Kasabay pa ng paparating na Halloween, ay talaga namang marami ang nag-aabang na makatungtong muli sa Itaewon para magdiwang. October 29, 2022. Hapon pa lamang ay nagsimula na maglatingan ang mga tao sa Itaewon. Marami ang excited dahil makalipas lamang at 3 taon ay makakagala na at makakapag-happy-happy na ulit ang mga kabataan nang hindi na kailangan pang magsuot ng face mask para labanan ang COVID-19. Ang lansangan na ito ay napuno ng mga kabataang Koreano. At dahil sikat ang okasyon na ito, ay marami ring kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumalo para makisaya dito. Pagsapit ang dilim, ay halos hindi na mahulugan ng karayomang crowd ng mga taong nagsasaya sa kahabaan at mga iskinita ng Itaewon. Makikita din sa mga live post ng mga kabataan ang dami ng mga taong dumalo, kung saan sinasabi nila na ang gabing iyon ang isa sa mga pinakamalaki selebrasyon ng Halloween sa buong Asya. Ang lansangan ay napuno ng mga kabataang nasa edad 16 hanggang 25 years old. Kitang-kita sa mga videos ang saya at excitement sa mga mukha ng mga taong nakikiisa sa party. Bawat isa ay suot ang kanilang mga costume para makibagay sa selebrasyon ng Halloween. At sa paglipas pa ng oras, ay tinatayang lumagpas na sa 100,000 na katao ang dumating sa Itaewon upang makisaya sa pinakamalaking Halloween party sa Asia dahil tuluyan na nga tinanggal ang lahat ng COVID-19 restrictions sa nasabing lugar. Pero sa kabila ng dami ng bilang ng mga dumalo, ay tinatayang nasa 200 na officers lamang ang dumating sa lugar upang magsilbi bilang crowd control. At sa hindi inaasang pagkakataon, isa palang malagim na trahedya ang nag-aabang at sasalubong sa mga kabataang walang ibang hinangad kundi ang maging masaya sa gabing iyon. Pasado alas 7 ng gabi, ay napansin na ng ibang tao ang isang hindi magandang pangitain. Isang pahabang iskinita sa Itaewon na may lapad na 4 meters lamang ang punong-puno ng mga tao. Tinatayang libo-libong tao ang nagsisiksikan dito upang makapasok sa main street ng Itaewon. Sa mga oras na yan, ay literal na wala ng pagitan ang mga kabataang nasa parte na iskinitang iyon. At makalipas pang ilang minuto, ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. Dahil sa siksikan at sa pahabang anggulo ng iskinita, ang mga tao sa unahang bahagi nito ay nagsimula na matumba. Kasunod nito ay natumba din ang mga taong nasa likod nila na parabang domino. Ang mga tao naman na nasa itaas sa bahagi ng iskinita ay nawala na rin ang balanse. Dahilan upang ang kanilang bigat ay mapunta lahat sa unahan. Dito ay wala magawa ang mga taong nasa unahang bahagi ng iskinita kundi ang maipit sa isang stampede na tatagal at magpapahirap sa kanila. Dala ng kakulangan ng crowd control at dahil siksikan pa rin ang paligid ng Itaewon, ay nahihirapan ng mga rescuers na pasukin ang iskinita. Kinailangan pa nilang paalisin ang iba pang taong nakikisaya
para lamang mapasok ang lugar ng insidente. At nang medyo lumuwag na ang crowd, ay masisilayan nila ang isang trahedya na tuluyang sisira sa gabing iyon. Tumambad sa mga rescuers, ang mahigit sa 100 na kabataan ang naipit dala ng stampede. Ang kaninang tawanan ay napalitan ng sigaw, daing at iyakan ng mga biktima. Marami ang sumubok na kumapit sa bubong ng mga establishment upang makaakyat sa pag-asa makakatakas sila sa stampede. Pero bigo sila dahil sobra na kanila pagkakaipit. Karamihan sa mga biktima ay naipit at naapakan na sa kalsada, habang yung iba naman ay nasuffocate at sinumpong na cardiac arrest dahil sa sobrang siksikan. At ayon sa mga nakasaksi, ang mga pangyari umano ay parang isang domino, dahil ang mga tao ay isa-isa na lang nagtutumbahan sa kanilang harapan. Mabilis naman na gumalaw ang mga rescuers upang maisalba ang mga kabataan. Pero dahil natagalan na kanilang rescue, ay marami na ang binawian ng buhay dito. Ang mga kalsada ay napuno ng mga katawang wala ng buhay, habang yung iba naman ay pilit nilang nire-revive gamit ang CPR. Sunod-sunod na ding dumating ang mga ambulansya na may dalang stretcher at wheelchairs, pero sa halip na magamit ang mga ito para matulungan ng mga nakaligtas, ay mga walang buhay na kabataan ang sinasakay dito. Ang mga hospital ay mabilis ding napuno dahil sa dami ng bangkay at mga na-injured. Ang mga lansangan ay napuno ng mga sapatos at costume na nagmula sa mga kawawang kabataan na walang ibang ninais kundi ang magsaya at naging biktima ng isang hindi inaasang trahedya. At nang matapos ang gabing iyon, mahigit sa 150 na kabataan ang tuluyang binawian ng buhay. Kinabukasan, pagkatapos pumutok ng balita, ay sunod-sunod na ang natatanggap na tawag ng South Korea sa kanilang inilaan na hotline para sa mga pamilyang naghahanap sa kanilang mga anak. Umaga pa lamang ay umabot na sa 3,100 na tawag ang kanilang natanggap, habang umabot naman sa 4,000 ang nai-report na nawawalang tao. Makalipas mang ilang oras at ayon sa datos, ay umabot na sa 153 ang namatay sa trahedyang ito, na pawang mga kabataan na nasa edad na 16 hanggang 25 years old. 96 umano dito ay pawang mga babae, habang 57 naman ang mga lalaki. At 19 mula sa total na bilang na ito ay mga foreigners na nakidayo lamang para magsaya sa pinakamalaking Halloween celebration sa buong Asya. Karamihan sa mga nasawi ay namatay dahil sa suffocation at cardiac arrest na pinaniniwalaang dahil na rin sa impluwensya ng alak. Samantala, ang trahedyang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan at bighati sa kabuuan ng South Korea. Ang kanilang pangulo na si Mr. Yoon ay iniutos sa mabilis sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawi upang maibsan ang pag-aalala ng mga naghihintay na pamilya. Agaran din niyang pinuntahan ang lugar ng trahedya upang masuri at nag-alok ng tulong sa mga pamilya na ulila. Kasabay nito ay inannounce din niya ang National Mourning Day sa kanilang bansa na tatagal umano ng isang linggo. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa din ang tunay na pinagmula ng stampede. Pinag-aaralan din ng mga eksperto kung meron nga bang pagkukulang sa crowd control. Ang kagandahan lamang dito ay walang nangyaring tahasang sisihan sa kanilang lipunan. Sa halip ay lahat ng mga responsabling tao ay tahimik na nakikipag-cooperate upang mabigyan ng linaw ang mga pangyari na ganap sa likod ng trahedyang ito. Sa uli ay walang masama kung makikihalubilo tayo sa ibang mga tao para makisaya sa isang okasyon. Karapatan natin ito at walang makakapigil dito, lalo na kung tayo ay nasa hustong edad na. Pero ugaliin natin maging mapagmasid sa ating kapaligiran at maging alisto sa lahat ng oras, lalo na kung sariling buhay na natin mismo ang nakataya dito na posibleng mawala sa isang iglap lamang.